talakayan sa DWIZ. Pagdimay sa mga isyong pambayan. Panayam sa mga personalidad sa likod ng balita. Komentaryong umaatikabo. Balanse at patas na pananaw sa mga usapin. Ito ang balita at talakayan sa DWIZ. Morning, morning! Ala nyo, no? Good morning po! Nagbabalik po nyo lingkod, J. Mark Dagala! Para sa balita talakayan ngayong araw ng Huwebes, ngayon po ay Pebrero 24, taong 2022. Huling Huwebes na ho sa buwan ng Pebrero at next week ho ay Marso na. Napakabilis ho ng araw, mga katodos. Welcome po, welcome sa balita at talakayan. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon, magandang madaling araw sa mga kababayan ho natin. Siyempre sa iba't ibang panig ho ng mundo at ang mga ito, mga kababayan din naman natin na nakatutukos sa kanikita lang pong mga talapitan sa pamamagitan po siyempre ng atin pong mga himpilan, mga dyan ho sa iba't ibang panig ho ng bansa, lalo na ho sa Cebu City. Ah, good morning ho sa mga taga Sugbo. Ah, lalo na ho sa mga nakatutok sa pamamagitan ng Home Radio 106.7. Ah, good morning po sa inyo. At sa mga taga Davao sa 98.7 Home Radio Davao. At syempre sa Iloilo, mga Ilonggo dyan ho sa Iloilo sa 89.5 Home Radio. At sa Cagayan de Oro, mga taga CDO, good morning din po. Nakatutok naman ho sa pamamagitan ng Home Radio 93.5. At sa Jensan, malapit-lapit lang yan. Ang Tuna Capital of the Philippines, good morning din po. Penging tuna. Lalo yung tuna belly. Ah, mga taga Jensan, kikinig sa 98.3 Home Radio. At sa Naga City, 95.1 Home Radio. At sa Legazpi City sa Albay, sa pamamagitan po ng Home Radio 92.3 Home Radio. At syempre, dito po sa Metro Manila, magandang umaga po sa inyo, mga katodos. Nakatutok ho sa 882. Mga taga Dagupan City naman sa Pangasinan, naririnig din ho tayo dyan, lalo na ho sa mga karatig, mga lugar, mga taga Baguio City. Good morning po. Nakatutok sa 89.3 FM, DWIZ. Good morning. At sa mga taga Palawan, lalo na po sa mga fans ni Mariboy Isibido, single pa ho yan. Single na uli yan. Good morning ho, mga taga Palawan. 94.3 FM, ha? Good morning, ha? Siyempre. Batiin din natin sa Palawan nga pala, si Chris Barrientos. Pinaka, magaling ho yan, si Chris Barrientos dyan ho sa Palawan. Sa oras po na 7 minuto, makalipas ang alas 6 po ng morning! Balita at talakayan sa DWIZ. Alam mo, ha? Alright, salamat ho mga katodos. Oy, syempre naman, batiin din natin. Baka makalimutan natin. Ang lakas mga urot eh. mga taga Mindoro ho, mga taga Mindoro, good morning din po. Ito, mga nakantabay naman ho sa atin pong website sa DWIZ882AM.com. Good morning din po. Sa mga nakatutok naman sa ating pong Facebook live streaming, DWIZ882, at sa YouTube, like, share, and subscribe po sa ating pong YouTube account, sa ating pong channel, para ho kayo ay makatanggap ng mga latest, mga pinakabago pong updates, mga balita ho, mula umaga hanggang gabi po, mula sa DWIZ 882. Click the bell button po para po kayo ay makatanggap po ng mga latest balita at talakayan sa DWIZ. Ano na nga ba ang latest? Salvacion at Ate Annette? Ito ho ang latest. Oy, good morning mga OFW sa Hong Kong.
Although medyo may mahirap po ang kinakaharap na sitwasyon ng atin hong mga kababayan, mga OFW ho dyan sa Hong Kong, sapagkat sila po ay apektado ng COVID-19 surge dyan po sa naturang lugar. Meron na pong mga nagkasakit na mga OFW. More or less, nasa 70 plus. Tama, 76, no? Yung ho ng mga Pinoy na nagka-COVID-19 dyan po sa Hong Kong. Maya-maya, subukan ho nating makakuha ng update sa sitwasyon nga ho ng mga manggagawang Pinoy dyan sa Hong Kong. Subukan ho natin ang Department of Labor para ho tayo ay mabigyan ho ng... kasi yung iba doon, kung inyong mapapanood, kung nababalitaan ninyo, di ba? Kasi na lang tumutuloy, ano? Yung iba nasa park, yung iba pinaalis ng amo, dahil COVID positive, 'di ba? So ano ba ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno para po masaklolohan ito pong mga apektadong mga OFW? Yung marami-rami po mga Pinoy diyan sa Hong Kong, ha. Siyempre, yung mga OFW bukod pa 'yon, iba rin yung mga naninirahan doon, 'di ba? Pero doon tayo tumutok doon sa mga manggagawang Pinoy diyan po sa Hong Kong. Ay, Susan Neronimo, good morning din po. Si Ramon Abadillo, si Ate Annette Alegre Dios, okay din po natin yan. Good morning, welcome back. Ang tagal natin hindi nagkakita-kita, Ate Annette Alegre Dios. Parang ilang taon na. Good morning, si Eva Forsberg, mula ko dyan sa Sweden, si Teresa de Soledad. Uy, eto, taga Hong Kong. Ate Teresa, sa ano ba ang trabaho mo dyan sa Hong Kong? Ikaw ba ay isa sa mga OFW na apektado dyan or matagal ka na bang naninirahan dyan? Si Ate Yolanda Yoshida, good morning din po. Si, eto rin, si Freddy Ramos, mula ho dyan sa Hong Kong, good morning din po. Marami tayong mga kababayan ho dyan talaga kasi sa Hong Kong, di ba? Si Kuya Nelson Malino, wala ho yan sa US. Si Ate Jen Roman, hello everyone! Good morning, Ate Jen Roman. Wala ho dyan sa lalawigan ng Bataan at si Mami ni Tay. Magandang umaga muli sa inyo, Mami ni Tay. So, yan ho ang hot issue. Isa ho sa mga hot issue for today, mga OFW sa Hong Kong. Meron din po tayong tinututukan, siyempre, yung mga kababayan naman din ho natin dyan po sa Ukraine, kung saan meron nga pong nagbabadya na sinasabi nila, digmaan, pero ewan ko, bakit US lang ang nag-iingay? Hindi ko rin alam. Ha? Oo nga, superpower, pero ewan ko, hindi ko alam. Ha? Puro sanctions. Si Vladimir, wag yung gagalitin si Putin! Ginagalit siya si Putin! Pag nagagalit si Putin, magagalit si Putin! Ay, naka, sana let there be peace, not war. Diba? Nasa more or less 300 po ang mga Pinoy dyan po sa Ukraine. So, kung narinig nyo naman yung ating mga interview doon sa mga Pilipino, diyan sa Ukraine, no? Kalmado pa naman, no? That time, nung ini-interview natin, no? Nakausap natin. Pero ito pong kanila pong presidente, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ay nagdeklara na po ng state of emergency. Ang sinasabi po niya, empake na sa Russia. So, exodus ho ang sinasabi po dito sa Ukraine sapagkat nagbabadya na nga po, ano? Pero hopefully, wag naman ho sana mauwi sa ganun. Pero, ayan, no? Latest ho dito, state of emergency, nag-deklara po ang Ukraine. Mga kababayan ho nating mga Pinoy dyan sa Ukraine, mag-ingat ho kayo dyan. Laging presence of mind, dasal tayo syempre. At makipag-ugnayan po kayo, syempre sa atin po mga Philippine government official para po kayo ay masaklolohan, di ba? Pero meron din pong ilang mga Pinoy na ayaw naman din na umuwi dito, ayaw pang umuwi dito sa Pilipinas. Ang plano lang nila ay sila po ay tatawid ng ibang bansa para doon naman po magtrabaho, di ba? So, yan, ilan ho yan sa mga mainit ho na issue. Talagang domino effect ho yan sapagkat nga ho yung presyo ho ng langis
ay nagbabadya na pong umakyat sa $100 per barrel. Magiging domino effect yun sa pero sana. Huwag naman nang mauwi pa dun sa sobra-sobrang ganung presyo. Diba? Okay. Sige. At sa pagpapatuloy ho ng balita at talakayan sa oras mo na 14 minuto makalipas ang alas 6 na morning. Balita at talakayan sa DWIZ. Balita at talakayan sa DWIZ. At sa oras po na 6:15 in the morning, tayo po ay pinalad na sa kabilang linya po natin si Labor Secretary Silvestre Bebot Bellio III. Good morning po, Secretary. Morning, Guru. Apa, good morning. Nandito po ba kayo sa Pilipinas, Secretary? Oo, nakabalik okay. Na ako, Guru. Okay. Opo, at eto, pagbalik nyo, meron na naman sumalubong sa inyo, Secretary, itong... mga problema na kinakarap ko ng atin po mga OFW dyan sa Hong Kong. Ano na po update, Secretary? Okay naman lahat, Drew. Gaya lang dumami. Nako. Nung umuna, 41, naging 68, ngayon, ano na? 78 na ngayon. Oh, 78 na. Lahat. Oh, pero ang maganda dyan, hindi naman... Anong tawag dito? Hindi naman grabe. Okay. Hindi naman grabe. Karamihan sa kanila asymptomatic. How about naman po yung mga OFW na sinasabi, mga tinanggal sa trabaho or hindi pinabalik doon sa kanilang employer? Ayun nga. Yung unang-una, Pedro, yung pagtatanggal sa trabaho dahil may sakit ka. Okay. Lalo na kung COVID, bawal po yan. Mm-hmm. Kahit dito sa atin, di ba, bawal yan. Mm-hmm. O, lalong stricto ang Hong Kong authorities. Pero, meron ding mga, ano, employer, siguro natakot. Siyempre, uy, umalis ka dito kasi, ano, doon ka muna sa, ano, ibang lugar kasi mahirap, maawang kami. Pero, after kinausap ng ating, yung ating embahada at ang aming ano for labor attaché ay tinanggap naman sila muli nung nawala na yung kanila Opo. Yung kanilang COVID o Saan po tumutuloy itong ilang mga OFW na iba hindi pinabalik sa employer? Meron ho ba silang mga tinutuloyan doon? Meron bro. Unang-una meron yung tinatawag na quarantine facilities provided by the Hong Kong government. Mm-hmm. Okay? Meron ding quarantine facilities na provided by yung mga NGOs. Okay. O, nakikipag-coordinate doon yung ating labor attaché. Mm-hmm. O, meron din sa hospital. Mm-hmm. Ayun. Ngayon, meron din nabalitaan siguro na nandun na sa airport tapos hindi sila... pinasakay na tenga sila doon dahil siyempre COVID ka, no? Yes, diba? Kasi yung kababayan natin, pauwi na sila, end of contract na sila. Pero bago umuwi, siyempre nagpa-swab yan. Okay. Pagdating nila sa airport, masamang balita, positive sila. Siyempre hindi sila tinanggap. Ngayon, kailangan maghintay sila ng ambulansya para maiuwi sila. Opo. Sa either sa quarantine facility, sa hospital, o yung mga ginagawa ngayon ng ano, alam mo, galing din mga Pilipino nag-umuha sila, naghanap sila ng mga boarding house, kinonvert yung boarding house into quarantine facility. Sek, may mga stranded pa bang mga Pinoy dito sa Pilipinas yung hindi pa nakakabalik dyan sa Hong Kong? Meron pa rin. Yan ay merong pang na sa airport ba sila nadatnan or bago pa dumating sa airport? Bago dumating sa airport, nasabihan na sila na wag muna. Okay. Pero yung mga alimbawa, parating napunta na sa airport, nasabihan sila wag muna. Ang ginawa ng OWA natin ay nanapan muna sila ng temporary shelter nila. Okay. Sa hotel naman sila pinahintay. Ano yan? All expense paid? To, sagot dyan ng OWA. Okay. Hanggang kailan ba itong ban, Secretary? Ay, alam mo, hindi natin malaman sa mga
sa Hong Kong authorities. Oh, kasi hindi naman natin pwedeng pilitin sila kung ayaw nila muna magpapasok. Opo. Naiintindihan naman natin sila kasi unexpected yung insurance na yan. Grabe. Oh, biglaan eh. Nagbiglaan na lang. Siguro gawa nung ano, yung kanilang celebration ng New Year. Lunar New Year nga pala nito nakaraan. Ano? Opo. Opo, ilan po lahat ang mga affected na OFW dyan sa Hong Kong? Meron ho ba kayong figures, kahit yung mga tentative figures? Diba sinabi ko na 78? Hindi, yung ano po, yung mga hindi po nakapasok lahat? Ayaw hindi napakapasok. Opo. Konti lang naman. Konti lang? Oo, konti lang naman. Mga siguro mga 200 to 300. 200 to 300, okay. Opo. Iyan po ay na-address na rin po ng atin pong gobyerno, ano po, Secretary? Ah, opo, yan ang number one na trabaho ni Administrator Kakdak. Kaya umisa, naawa na ako sa kanya. Okay. Halos walang tulog yan. Pag nagme-meeting kami, tinutulugan kami. Tambak ang trabaho niyo. Hindihan mo naman. Hanggang alas 3 ng umaga, nagtatrabaho yan si Administrator Kakdak. Kasama yung mga welfare officers niya. Possible ba or hanggang kay, kasi ang tanong kasi diyan na Secretary, hanggang kailan sila maghihintay? Yung iba ba talagang pursigido na magstay diyan o yung iba gustong bumalik? Meron ba nagpahayag ng ganun? Meron pa rin gustong bumalik. Okay. Meron mo sa gustong bumalik nga. Oo. Mas marami yung gustong bumalik. Mas marami. Oo. Okay. So, anak ko dami pala ninyong maganda, walang namamatay. Ayun, kahit paano, good news pa rin po, Secretary. Kasi yung mga naging positive graduate, kwan lang, asymptomatic. Asymptomatic sila, pero ganun din, kahit na asymptomatic, pag positive ka, talagang iniiwasan ka ng tao. Pero ang sitwasyon ho kasi sa Hong Kong, Secretary, di po ba nakikita naman ho natin sa mga palabas, no, sa television, ano, yung iba nasa labas na lang ng ospital. Oo, kasi at one time, sa punong-puno. Opo. Kaya ginawa rin ng Hong Kong hospitals, ginawa rin ng PGH natin, remember mo, napakarami. Opo. Nagpatariho sila ng tents sa labas ng hospital at doon nilagay yung mga pasyente. Ganun din ang nangyari sa sa Hong Kong. Meron ba silang allowance itong mga affected OFW? Nabigyan po sila ng tag 200. 200, ano po? At saka sagot lahat ng pagkain, medisina. Okay. Bukod dyan sa mga OFW sa Hong Kong, Sek Bebot, kumusta naman yung ibang mga kababayan naman natin na apektado ng ibang kaguluhan sa ibang bansa? Yung ano naman natin, yung mga kababayan natin sa Ukraine, okay naman. Naghahanda sila kung sakasakaling lalala yung sitwasyon. Pero nakatutok naman ang Department of Foreign Affairs sa ala internet. Nakahanda sila ng aeroplano na kapag kailangan talaga ng force evacuation, iuwi muna yung ating mga kababayan. Bagamat, alam mo, Drew, yung mga kababayan natin dyan, karamihan sa kanila ay hindi OFW. Dyan na nakatira? Hindi OFW. Ilan lang ang OFW? Wala tayong bilateral agreement with Ukraine. Okay. So ang yung sa mga ibang karatig lugar lang, ano? Yung Czech Republic, meron tayong opisina dyan. Sa Poland ba meron tayo, Sek Bebot? Wala pa, pero sakop yan ng Czech Republic. Okay. Sige, Sek Bebot. Good luck po sa inyo sa Sek Bebot. Okay. Opo, okay. Salamat po. Mag-ingat po kayo. Salamat, ha. Thank you. Salamat. Okay. Si Labor Secretary Silvestre Bebot Bellew III, ang latest po na dagdagan po ng dalawa ang bilang ho ng mga OFW na tinamaan po ng COVID-19 dyan po sa Hong Kong. At doon sinasabi naman ni Sek Bebot ay mild lang naman ang karamihan no, ng mga COVID cases po ng mga OFW dyan sa Hong Kong. Teka lang, meron hong breaking dito from Ukraine. Teka lang, verify lamang ho natin itong report na ito, ano?
Totoo ba ito? Sinasabi ni, ano pangalan to? Ito, nakikinig, nanonood sa atin sa YouTube. Yung ating suking taga-subaybay, vine-verify pa ho natin itong report na pinasok na daw. Totoo ba ito? Nawala na. Ang Ukraine? Hindi, nakapasok na talaga, di ba? Sa may Lugansk. Ah, okay. Good morning din po mga kababayan ho natin nakatutok sa YouTube. Si Liz Alvero, si Abilin nanonood ho mula sa Taipei. Si Ate Andrea Jong, ikaw pala! Si Flor Delis Espadilla, good morning din po. Good morning, Ate Andrea Jong. Si Druda, sino po ito? Good morning, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok. Kharkiv, Ukraine. Kharkiv, Ukraine, sinasabi ay pinasok na po ng Russian forces yung... Okay, ito, teka lang, merong CCTV, brownout po sa Kharkiv. Kharkiv, Kharkiv ba ito? Kharkiv Bambasa? Brownout, walang kuryente. Sige, mamaya, magbibigay ko tayo ng update. Kaugnay ho dyan sa sitwasyon sa Ukraine. Madilim ho kasi wala daw kuryente. Hindi natin sure kung confirm ba itong report nito. Pero maya-maya, sige, magbibigay tayo ng update kaugnay ho dyan. At sa oras po na 6:26 po ng umaga, dito naman ho tayo sa Pilipinas, mga katodos! Balita at talakayan sa DWIZ! Oh, nako, eto, handa na ho ba kayo sa Alert Level 1 next week? Kung Alert Level 1 nga, di ba? Ang inihahayag ho ng atin pong mga medical expert, hati-hati naman ng kanila pong opinion hinggil po dyan, si Dr. Ted Herbosa ho, ang special medical advisor po ng National Task Force Against COVID-19, sinasabi po niya, huwag muna, tayo muna ay manatili sa alert level 2. Sapagkat ang pangamba po ni Dr. Ted Herbosa ay maaaring matulad tayo, ano? Sa sinapit nga ho ng India kung saan na lumobo yung Delta variant ng COVID-19 last year kasabay ho ng election season dyan ho sa India. Yan po yung last year, yung na, kung inyong maalala, yung mga bangkay ay sinusunog na lamang doon sa tabi-tabi. Tapos yung dami yan, kung naalala nyo, di ba? Mas ano yan eh, parang mass grave ang dating, di ba? Ayun ang pangamba ni Dr. Ted Herbosa. Na ngayon po, nataon naman tayo, nasa campaign season din ho tayo. Ang sinasabi naman ho ni Dr. Maricar Limpi, ng Pangulo naman po, ng Philippine College of Physicians, maghinay-hinay ho muna ng pagbaba ng alert level sa lalo sa Metro Manila. Pero ang mga Metro Mayors, so, gusto na pong ibaba sa Alert Level 1. So, sino nga ba ang ating pakikinggan? Ito nga ba hong mga medical expert? O itong mga nasa LGU? Diba? So, kailangan balansihin yan ng IATF. At mamaya ho, magkakaroon ho ng pulong ang IATF. Sila ho ay magdidesisyon kung ano ba ang magiging alert status, alert level status sa Metro Manila next week. Ilang araw na lamang ho kasi ay magmamarso na sa Lunes ho, Pebrero 28. So yan ho mamaya ang atin pong malalaman kung tayo ba ay lalaban o babawi. O mananatili sa alert level 2. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala. Balita at talakayan sa DWIZ. Balita at talakayan sa DWIZ. Alright, sa oras po na 6:32 in the morning, sa ngalan pa rin po ni J. Mark Dagala, ito pa rin po niya, Likod Rudecino. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng balita at talakayan ngayong araw po na ito ng Huwebes, Pebrero 24, taong 2022. Kanina lamang ho yung binabanggit ho natin, hinggil ho doon sa sitwasyon dyan sa Ukraine at nakausap naman din natin
si Secretary Bebot Bello. Ready naman yung mga ating DFA doon, syempre, sa pag-repatriate ho sa mga Pilipino dyan sa Ukraine. Ito ho ang latest, ang yung mga separatist group ho ng yung Ukraine, pro-Russian rebels ay nagpasaklolo po mismo sa Russia. So, yun na nga, pumasok na nga ako, nandun na nga ako ang Russia doon sa Lugansk at sa Donetsk. At 100,000 refugees po ang lumikas mula po doon sa Lugansk at sa Donetsk patungo po sa Russian side. Ah, okay. Ang Ukraine po, nagpatawag na po ng 36,000 reservists. Ang Ukrainian military nagpatawag na po ng 36,000 reservists. Ready for action, ready for battle na. Ukraine nag-declare na rin po ng nationwide state of emergency. Okay? Medyo ano ho, nakakatakot ho ang sitwasyon, ano, pero sana ay magkaroon pa rin kahit paano po ng kapayapaan at itong solusyon, magkaroon pa rin ng diplomasya, no. Makaraan nga pong ipataw po ng US ang sanctions, yung serye po ng sanctions laban ho sa Russia. I-deploy ho agad ng Russia yung kanila pong mga tropa diyan ho sa bahagi po ng Ukrainian border, ano, mga Pinoy sa Ukraine, nako, mag-iingat ho kayo diyan, ha. Kakaano naman ito, may mga video pa rito, ano, na lumalabas live 54 minutes ago, ano, may mga pumapasok na hindi natin malaman kung yung ba ay mga Russian or mga Ukrainian, eh. Iba yung salita, eh. Iba yung sulat, eh. Okay? Sige. Okay, dito naman tayo sa ating bansa. Mga katodos, mag-iingat po kayo, ha? Ang pandemic exit daw sa Pilipinas ay inihahanda na. At handa na nga daw po ang bansa sa pandemic exit. Yan po ang inihayag ni Dr. Ronjen Solante, isa pong miyembro ng Vaccine Expert Panel. At naniniwala po siya na nakahanda na po ang bansa na tugunan ang epekto ng COVID-19. Maliban po riyan ay maaari na rin umanong ibaba ang National Capital Region o NCR sa Alert Level 1 kung pagbabasehan po itong pagbaba ng COVID-19 cases. Ngayon man, nangangulugan ito na pwede nang huwag naman sana magpabaya. Baka maaaring magpabaya sa halip ho na mag-ingat pa yung ating mga kababayan, di ba? Kasi kapag alert level 1 yan, talagang buyang-yang na, di ba? Kabilang anya sa mga dapat pa rin pong gawin, pagpatuloy ho siyempre yung vaccination, di ba? Hindi naman dapat natin kalimutan yan. Sumunod po tayo sa public health standards at i-monitor po ang mga kaso ng COVID-19. Alright? At teka lang mga katodos. Oy, mamaya nga ho pala. Mamaya ay meron hong investigasyon ang Senado sa pangunguna po ng komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil nga ho dito sa mga nawawalang sa Bungero. At mga nawawalang sa Bungero, mamaya ho yan, ha? May pinatawag pong mga tao itong si Senator De La Rosa, yung mga operator po ng mga sabungan at siyempre yung mga online, di ba? May mga online operator din, eh. Di ba? So mamaya ho yan, aabangan ho natin yan. All right, sa mga kababayan naman ho natin, oy, maayong buntag, Sir Drew, watching from Davao del Sur, si Amy Gascal, good morning din po. Si Jason Soli, si Chris, si Langlis, si Belen Medina. Aha. Si Jewel Palban, good morning din po, from Myers Margaret. Saan yan? Sa ano ba yan? Saan bansa ba yan? Jewel pala, Jewel Palban. Si Ate Marlene, si Ate Aneto, oo, Maxim, oo, ganun nga talaga sa Ukraine nga. Nag-start na po sila mag-draft po ng mga reservists, 18 to 60.
So ibig sabihin, doon na ho patungo ang sitwasyon. Wala hong kuryente doon sa ilang bahagi po ng Eastern Ukraine. Makaraat nga po pa sa Bugan yung ilang power plant po dyan sa Eastern Ukraine. Sabi ni Ate Annette, a decree by President Volodymyr Zelensky, Armed Forces said in a statement, maximum service period is 1 year. Okay, mga kababayan no, sa taga-Ukraine, mag-ingat ho kayo. Opo, sabi ni Ate Marlene na Pepito Mamiluto, mga kababayan, God will protect you. Siya naman, siyang tunay naman, Ate Belen Medina. Salamat, Ate Belen Medina. Kung anong oras na ba ngayon sa Ukraine? Alas 12 na pala. Alas 12:30 na po ng hating gabi sa Ukraine. Okay? Ewan ko ba, parang nagkamali yata ng pagtawag ang Ukraine sa US. Parang imbis na naging peaceful pa, parang gumulo pa yata. Diba, wala nung ano, no? Di, ewan ko ha. Pero hopefully, no, yung issue na yan, hanggat maaari, pwede pa nilang maano yan, mapigilan pa eh. Diba? Damay-damay tayo dyan pag nagkataon eh. Lalo yung mga presyo ng mga produktong petrolyo. Next week na naman, ako, baka high blood din na naman to si Carlando Marquez eh, pag naalaman niya naman next week. Ay, nako, Diyos. Ayan, may epekto rin ho yan sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Diba? Eh, yung mga produkto ho, na may na-manufacture ho, dito ho, sa ating pong bansa. Eh, ang sinasabi ho ng Department of Trade and Industry, eh, posible, ha, malamang sa alamang, eh, tumaas ho ang operational cost, yung gastos ho sa paggawa ho ng isa pong particular na produkto. Ah, yan ho kasing mga factory na yan, gumagamit ho yan ng krudo, gumagamit ng kuryente, ang kuryente rin ho natin, gumagamit din ho ng langis, di ba? Yung mga oil powered power plant, di ba? Yan ho ay gumagamit din ho ng mga natural gas mula ho sa Malampaya, di ba? So, meron ding iba na nag-i-import talaga tayo. Gagaling ho yan sa Middle East, yan yung tinatawag na Dubai crude, di ba? Sino to? Si Kuya, si Mami ni Tay pala. good morning sa mga kababayan ho natin na katutoko sa Facebook sa pamamagitan po ng www.twiz882. Maraming salamat ho mga katodos. Samantala sa iba pa rin hong mga issue mga katodos, eto na ho. Aha. Sa election ho, tinitiyak po ng MMDA ni MMDA Officer in Charge General Manager Romando Artes na hindi po makakapagtala ng spike ng COVID-19 sa National Capital Region sa gitna po ng campaign period. Ayon po kay Artes, sa kabila po ng political activities, mga pagtitipon, rally, mga motorcade, mga caravan at wala pong pagtaas po sa kaso po ng COVID-19. Nito lamang po nagdaang dalawang linggo. Nung Lunes po kasi, nakapagtala po ng 363 na cases po ng COVID-19 sa Metro Manila, kung saan po 16 na lugar sa rehiyon ang nasa low risk na po ng COVID-19, habang isa po ang nasa moderate risk. Plano naman pong isailalim at pinapanawagan po ng mga Metro Mayors na isailalim sa Alert Level 1 ang Metro Manila mula po sa Alert Level 2 simula po next week, Marso a Primero, dahil nga po sa pagbaba po nitong COVID-19 cases, itong positivity rate 4.64%. Kumpara po yan sa inirekomenda po ng WHO, World Health Organization, na 5%. Alright? At sa pagpapatuloy ho ng atin pong talakayan ngayong araw po na ito ng Webers. Balita at talakayan sa DWIZ. Alright, tama-tama ang pinag-uusapan po natin, COVID-19, are we ready for alert level 1 mula ho sa level 2 dito ho sa Metro Manila? At ang okay na ba? Wala pa. Sige, habang inaantabayanan ho natin ang atin hong guest,
COVID-19 update nasa medyo nadagdagan mo 1,500 po ang additional COVID-19 cases kahapon. So nadagdagan po ang mga kaso po. Pero ang good news pa rin at least kahit paano mababa naman ho yan. Wala namang ganun sa level na talagang nakaka-alarma, di ba? So next week tabayan na natin ho yan. Si Doc Tony. Sige, subukan natin si Doc Tony. Alright, sa iba hong issue naman mga katodos, ang Pangulong Rodrigo Duterte po nagtalaga na po ng bagong Associate Justice sa Supreme Court, mga katodos. At ang kanya pong ini-appoint, walang iba, si dating Commission on Elections Commissioner Antonio Co. Jr. Biro mo, ang bilis na ma-fill up yung malagyan ng tao agad yan at dating taga-Comelec pa, di ba? Si Antonio Co. Jr., retired Comelec Commissioner, kaka-retired lang ho 2 weeks ago. Aba, ayon kay Supreme Court Public Information Officer Brian Osaka, natanggap na po ng kataas-taasang hukuman ang appointment papers ni Co. sa pamamagitan ni Chief Justice Alexander Resmundo. Papalitan ni Co. si Justice Rosemary Carandang. Si Co. ay fraternity brother ni Pangulong Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law at nitong pagpasok lamang ng Pebrero ay nagretiro. Balita at talakayan sa DWIZ. DWIZ. Balita at talakayan sa DWIZ. Tayo po ay nagbabalik sa balita talaga yan. Ngayon po dito na yung Webes, Pebrero 24, 2022. Kumapatuloy ho ng talakayan ngayon pong araw. Ang Department of Foreign Affairs po ay tinitiyak na nakatutok ito sa repatriation na nasa 300 Filipino sa Ukraine sa gitna po ng pinangangabang pananakop po ng Russia. Ayon kay DFA Secretary Teddy Loxin Jr., tuloy muna natin ito at dako naman tayo. Babalikan na lang natin mamaya yan, no? Babalikan natin itong si Doc Tony Lechon sa kabilang linya natin. Doc Tony, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. Apo, at kamusta po kayo, Doc Tony? At siguro batid naman na ninyo yung issue na kung tayo ba ay handa na nga ba sa Alert Level 1, lalo ang Metro Manila. Well, meron po tayong health metrics eh. So, yun ang pinagbabatayan natin or mawalang saysay yung ating mga DOH bulletin, ating indicators. So, kung yun ang babasihan natin, to be fair, ang cases natin mababa na. Okay. In fact, 1,534 kahapon. Mm-hmm. Ang positivity rate natin ay 6% sa national. Then, sa Metro Manila, 4%, which is actually below 5% ng World Health Organization benchmark. Mm-hmm. Ang hospitalization, nasa safe zone, less than 30%, both national and NCR. Mm-hmm. Ang ating average daily attack rate at growth rate ay mababa rin. So, based on this, titingnan mo rin yung risk. Ang risk mo rito ay yung ang Omicron ba'y katulad ng Delta. Mm-hmm. So, kung mag-alert level 1 at magkakahawahan, hindi siya will cause hospitalization, kaya mababa yung hospitalization. Okay. So, tingnan ko rin kung 2 weeks ago, hindi ako sang-ayon sa alert level 1. February 14, in-assess ko na 2 weeks kung rollout ng presidential campaign period, February 8. February 24 na ngayon, almost 2 weeks na, hindi tumataas ang cases despite the sorties. Okay. So, ang analysis ko dito, na-meet natin yung vaccination rate natin eh. Kasi more than 100% kasi ang NCR. Mm. Tapos, number two, the best hospitals and the doctors are in the NCR. So, ready yung healthcare system. Yeah. Mm-hmm. Then, number three, natagal natin nag-quarantine, sanay na tayo mag minimum health standards. Mm. Tapos,
number 4, nauso yung rapid antigen test na aprooban ng Department of Health na dati wala, na hindi maka-afford ng mga tao na may PCR na napakamahal. Ngayon, nung nagkaroon ng rapid antigen test, nabibili na nila, nadadiagnose na natin ng mga pasyente. Mm-hmm. And ang laking bagay niyan sa kabuuan. Okay. Ang main point kaya ako nag-decide sa alert level 1, yun sa Russia-Ukraine issue. Mm. Kung natin bubuksan na ekonomiya, magsasanction ang mga countries against Russia, US, Canada, Australia, and all. Tataas ang oil prices and fuel. Mm. And as ngayon ng commodities, magkakaroon lalo tayo ng economic depression. Okay. So, ang ko dyan, kailangan buksan na ekonomiya based on the health metrics natin na okay, and then i-monitor ang cases in the next 2 weeks or so, then we can do granular lockdowns or revert back to the tighter quarantine. Okay. Mm-hmm. We cannot just say na hindi mo ibababa yung pasyente from the ICU tapos mm-hmm. sa regular room, na normal na yung mga parameters, hoping that the patient pag binaba mo dun sa regular room, eh baka hindi mabantayan. We don't have data on that. Okay. We have data last 2 weeks na despite the sorties na naganap, mababa pa rin ang cases. Okay. But you need to... Apo. Doc Tony, so sa madaling sabi, kayo ay pabor alert level 1 NCR. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Alert level 1 NCR. NCR lang, sir. NCR lang. Yun ang ano doon, yung point doon. How about naman yung ibang lugar? Diba? Kung pwede ba ang nationwide, kakayanin ba? Hindi pa rin, sir. No. Kailangan na yung alert level 1, ipilot CR. Kasi first time natin gagawin yun. Mm-hmm. And healthcare system in the countryside na nabanggit ko na, it's not as good as national capital. Yes, 50% sa hospitals natin, mm-hmm. 50% of the doctors natin na NCR. Ang vaccination rate din ng outside of the NCR, mababa din po. So, those, binabalik ko lang sa health indicators kung yun ang ating titingnan. Mm-hmm. So, kasi alam nyo, bilang doktor, yun ang ina-explain ko lagi sa aking Facebook Live. But, hindi, kaya meron tayong vital signs pag nasa hospital. May mm-hmm. monitor yung blood pressure mo, heart mm-hmm. rate, and everything. Para tingnan kung stabilisado ka. Hindi dapat kung hindi importante yan, yung scorecard na yan, eh bakit pa natin minomonitor? Mm-hmm. Igal lang natin yung health metrics na yan, tapos bilang nasa government at mga doktor, bantayan natin yung cases. Madali naman mag-shutdown eh. Pwede mo i-announce yan even before the 2 weeks kung talaga magsa-surge eh. Ah. Mm-hmm. So yun ang ibig kong point. I-point na dito. Kasi we cannot wait for something that will not happen. Considering ang losses natin everyday, billions, mm-hmm. Pag hindi na pinaka-economy. And it's kawawa ang mga tao, lalo na pagka nagkaroon ho talaga ng full-blown gera, ang tataas ang dollar exchange rate natin, tataas ang commodities. Tataas lahat yan. Kung wala tayong naambag at hindi nakapagtrabaho ang mga mamayan, makapag-ipon man lang kahit itong 1 month, 2 months to, malaking bagay yan for the Filipino na tagal na natin minimitin na maging okay ang indicators. Na okay ang indicators, I think it's about time. Tapos may pressure pa coming from the Russia-Ukraine war. Mm. Sa ekonomiya, no? Doc Tony. Ano ba ang mga bukod sa sinasabi niyo Metro Manila, no, safe naman na tayo mag-alert level 1. Yung iba pang lugar na dapat tutukan, Doc Tony. Halimbawa sa South, sa Visayas, Mindanao. Ang dapat tutukan po ay Iloilo, mid Visayas po eh. Doon ang mataas ang positivity rate pa sa Mindanao. Mm-hmm. Yan po ang red flags natin. Mm-hmm. Yan po ang Western Visayas at saka Mindanao area. Okay. Ang kadanan po, ang bama po kasi ng vaccination rate in the Visayas and Mindanao eh, because mm-hmm. of the vaccine hesitancy. Mm-hmm. So I think dapat i-identify ng bawat LGU kung anong weaknesses sila and fill in the gaps para mapababa nila ang cases nila. Mm. Okay.
How about naman doon sa ayan sa ating mga tourist arrival? Paano naman natin 'yan mai sasaayos yung mga syempre mga dumarating 'yan, mga turista, mga dayuhan, Doc Tony? Two weeks siguro mga 2 or 3 weeks ago tinanggal na yung restriction, wala na tayong days sa quarantine. In fact, isa ako sa nagreklamo na dapat may rapid antigen test muna sa airport. Eh, hindi rin ginawa. And yet, hindi tumaas ang cases. Eh, dahil nga doon sa announcement ng WHO na Omicron is a mild disease pero kailangan palimbrayan. So, ibig sabihin, even if you contract this virus, hindi siya katulad ng Delta na ang probability of hospitalization and dying is very high. Mm-hmm. Oo. So, in essence, para siya talagang flu manifestation na kailangan lang pag na-identify mo, uuwi ka lang. So, ibig sabihin, ang risk of having this Omicron virus is quite low, highly transmissible nga lang. Kaya ganyan ang nangyari, kaya mababa ang cases. And then, ang mga tao, aware na rin, dahil may rapid antigen test sila, so hindi sila pakalat-kalat at tuloy, hindi sila ang laking bagay po noon to antigen. Okay. At syempre, ito pa, last na lang, Doc Tony, yung kaliwat ka ng campaign activities, yan, ang sinasabi ng possible maging, ano yan, possible ba maging super spreader event yan? The probability is always there. Nangyari yan sa India. Yes. Kaya 2 weeks ago, ako isang ayon doon sa DILG na hindi mo na mag-alert level 1 kasi super spreader event. So I was observing since 2 weeks ago. Hindi tumataas eh. Mm-hmm. And perhaps yung mga binanggit ko, vaccination rate mataas, the rapid antigen test ginagawa na I think yun ang yung virus mismo ay hindi kasing bangis ng Delta. Yun. So kaya nga ganito, para ang mga Metro Manila mayors ay maging unanimous ang decision nila to implement because they know that they should be accountable. Kasi imagine mo, 3 months before election and they're making a brave stand to alert level 1. So ibig sabihin, this would mean kung hindi maganda ang pamamalakad nila at nag-start sa lugar nila, they'll be accountable. Sila, pero tingnan mo ang response nila. Instead na matakot sila, they're actually embracing this particular challenge para makatulong sa bansa. I think doon ako nang gagaling eh. Hindi naman nila, dati gusto nilang ibaba dati 2 weeks ago to alert level 1. Hindi nila ginawa in alert level 2. Nung nakita na sigurado nila. Namit na nila. Namit na yung mga factors, ano? Yes, you know. Hindi maglalakas doob yan kasi ang iba dyan re-electionist at saka running. Mm-hmm. So, ang ibig sabihin, nakataya din ang pangalan nila yan, parang kay Donald Trump dati na padali na nagmandali doon sa dahil mag-election natin. Tinan mo, nagbanggel yun. I don't think the LGU's leaders, particularly sa NCR, 17 mayors, are, I think, very competent, they are very efficient, and in fairness also to the work of the government. I think, and then the private sector, laking bagay ko ito na we should work. Okay. Salamat po, Doc Tony, at ready na tayo sa level 1. Salamat po. Okay, thank you very much. Salamat po. Magandang umaga po si Dr. Tony Leachon, ang isa pong reform health advocate at dati pong advisor po ng National Task Force Against COVID-19. Oy, wala na tayong oras mga katodos dahil susunod na po ang IZ Balita Nationwide. Pero bago ho tayo magpaalam, ay silipin ho muna natin ang mensahe, ang words of wisdom mula ho sa ating ama ng himpilan, walang iba si Boss Edgard Cabangon. Sinasabi po niya, ito. Good morning, Boss Edgard. Sabi niya, you don't have to be an engineer to build love, nor to be a lawyer to defend love, or a doctor to cure love. It only requires that you be honest and sincere, and love will continue to glow and grow in your life. Think God, think good, and
thank God. Yan po ang mensahe ni Boss Edgar Cabangon. Love always, God bless you. Marami pong salamat, Boss Edgar Cabangon. Oh, lahat tayong oras, mga katodos. Sasapit na po ang IC Balita Nationwide. At muli po, ito po yung lingkod, Drew Nacino, sa ngalan po ni J. Mark Dagala para po sa Balita at Talakayan. Standby po para po sa IC Balita Nationwide. Balita at Talakayan sa DWIZ.